tanong, mahal ka ba? Huwag mong mahalin ang isang tao kung hindi ka naman sigurado. Huwag kang magmahal kung pera lang ang habol mo. Huwag kang magmahal kung load lang ang habol mo sa kanya. Huwag mong mahalin ang isang tao para gawing tutor sa requirements mo. Huwag mo siyang mahalin dahil mayaman siya. Huwag mo siyang mahalin para gawing panakibutas sa ex mo. Huwag mo siyang mahalin para makamove on sa past mo. Huwag kang magmahal kung trip lang pala. Magmahal ka dahil pinili ka, hindi dahil pinilit ka. Huwag mong hayaan na malunod ka sa sistema ng pag-ibig na may kapalit na kung tawagin love with benefits. There are people that will only love you as much as they can use you, and their loyalty ends where the benefits stop. Maraming taong ganyan, kaya bago ka pumasok sa isang relasyon, make sure that you are strong, that you are ready. Dahil darating ang panahon na may magbabago sa inyong dalawa. At ang pagbabago na yun ang sisira sa relasyong pilit mong ipinaglalaban. Remember, put God at the center of your relationship. Because love is the joy we can get from God when we put His benefits and the benefits of another person before our own. May dalawang ibig sabihin ng benefits pagdating sa love. Una, long-term benefits for lifetime. Lifetime love, lifetime relationships. Mga bagay na nagmumula sa puso na kayong dalawa ang nakakaramdam at nagbibigayan. Mahal nyo ang isa't isa dahil kayong dalawa ang nag-work out sa relationship nyo. Ikalawa, short-term benefits. Ibig sabihin, panandali ang saya. Ginamit ka at iniwan ka din. No more love, but there's pain. Remember, kapatid, fall in love with someone who deserves your heart, not someone that makes you or takes you.